So sa PCR testing, talagang pipilitin ng lumabas. Kaya may pinag-uusapan dyan number of cycles lang para sabihin mo talaga na corona, na SARS-CoV, na COVID yan. Diba? So for example, parang sabi nila 30 to 30 cycles lang, okay na yan. Pag wala sa 30 cycles, huwag mong piliting lumabas para paramihin mo pa yung ikot ng instrumento mo. Parang ganun. Yun. So yun. Although, sabi ko nga, dami siguro everyday. Dami. Pero Doc, question lang naman. Parang pansin ko, yung mga ang mga namamatay, yung mga nasa ospital, mali ba yung observation ko? Tama sir, kanina lang actually nabasa ko na ano mo kasi ang dami naming Viber group, 'di ba, ng mga doktor. Tapos nabasa ko na dun sa isang article na yung hindi ini-intubate, dapat i-intubate, PGH to ha, naka-intubate. So kaya namatay dahil parang nagkamali ng management. Hindi na rin alam ng doktor ang gagawin nila eh. Sa totoo lang. Baka kasi sa pagod na rin? Hindi. Or sa dami? Sa dami na lumalabas. Sa dami. Hindi mo naman nung ano, mag-ivermectin ka. Kung mag-tosil, ano ba yun? Diba? One factor na rin po. One factor na rin po ang stress sa financial. Oh. So, na-research mo ba kung merong mga naka-probiotic SLC? Wala po. Wala po. Nagtatanong po kung wala naman. Wala. Pero so far sa Chantal family, sa Chantal circle, wala pa naman po nagka-COVID. Kung tsaka sa mga nabentahan nila, sir. Wala rin. Wala. Parang wala. Mahirap po na hanapan yung data. Kasi konti pa lang nagra-run kay ano eh. Nagpo-focus kay S77. Baka ngayon pa lang si Sir Troy. Si Sir Troy pa lang. Si Sir Troy. Ay, by the way, Doc, live na tayo. Live na tayo. Kaway po tayo, Doc, sa viewers natin, sa hello, mga kapamilya, kapuso. Ayun, siguro, Doc, ano, topic tayo para mamaya tayo mag-Q&A para at least po makapanood sila. By the way, Doc, thank you po again. Ang aga-aga po ni Doc, siya po yung una. And with that, another session. Kasama po ang aking co-host, si Sir... Hindi ko pa alam kung sino yung kamukha ni Sir Troy, pero tago na lang muna natin sa pangalang Alden. Kasi may dimple eh. May dimple si Sir Troy. At kasama ko po na magpe-present kay Doktora. At topic po natin, Sir Troy, anong topic natin na product ngayon? Ang magandang-magandang Doktora ng Bayan, Dr. Cecil Katapang. Alam. Big! Dr. Baita Canosi. Alright. Take it away, Doktora Cecil. So, magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Diba? Alam niyo naman ngayon, ang mga panahon ng pandemic, ang uso ngayon is vitamin C. Pero kanina nga, sa mga previous ano natin, mga parang PKT na ganito, pinag-uusapan nga namin, pinasinasabi ko nga na, bakit ganon, di ba? Yung dati kong pasyente, dati kong mga kakilala kong mga naka-vitamin C, nagka-COVID pa rin. So, ang ibig sabihin, vitamin C alone probably is not sufficient to protect you or to boost your immune system. Diyan pumapasok ang Dr. Vita Sano C. Kasi ang Dr. Vita Sano C is not your usual vitamin C. Di ba na, sir? Di ba? Yes! Oo, kaya maaaring nag-ano na naman, nag-hang na naman yung slide ko. Bakit kanina tinesting ko, okay na. Ngayon, nag-hang na naman siya. Anyway. Parang ano, parang mas maganda nang nakikita yung face value natin. Okay. So yan. Ang Dr. Vita. Tuwan-tuwa si Lieutenant Peralta. So, ang Dr. Vita Sano C. Vita Sano C. Is actually true that the not your usual vitamin C. Patapos ko siyang reviewin, no? Yung mga ingredients na parang ideal para ma-regain mo o ma-sustain mo yung health mo is in Dr. Vita Sano C. So very briefly, ang vitamin C is essential to our body, no? The body does not process their own vitamin C. Hindi natin pina-process ang vitamin C natin. Pero essential siya sa na-nutrient siya kasi yan ang nag pagkulang tayo diyan, sabi nga nila about
half a century of research would say that if you lack vitamin C in your system, eh, maaari, magiging masakitan ka o mas mad, mas magiging prone ka sa infection. So, importante na insufficient ang vitamin C na iniinom mo, di ba? Tapos, yun nga, ang sabi nga nila, pag kulang ka sa vitamin C, nag-accumulate ang toxin sa body mo, at you get mas prone ka sa mga diseases like cancer. Sa mata, may tinatawag tayong age-related macular degeneration. Ibig sabihin yan, na hindi ka masyad, ang gitna, nawawala, puro gilid lang ang nakikita mo. Tapos, scurvy, syempre, no, alam naman natin, that is the most common disease na, pag, na associated with lack of vitamin C, diba? And many others. So, ano, mga lifestyle or mga situations or that predispose, that decreases your levels of vitamin C. Prolonged exposure to the sun. No, hindi naman porke na-expose ka sa sun, eh, mababa ang levels ng vitamin C mo. Baka naman, kasi may valuable din dyan yung gano'ng kataas yung araw, eh baka naman alas 4:30 o alas 5 ka na lumabas. Eh, hindi naman yun nakakasama. That will not decrease your levels of vitamin C, di ba? So, lalo na sa balat, no, ang nangyayari kasi pagka na-expose ka sa araw, namamatay ang mga cells mo sa skin. Di ba? Nasunog kasi. So, bababa ang levels ng vitamin C, nagiging prone ng skin sa mga sakit, di ba? Ganyan. So, irregular lifestyles. Kumari, kulang ka sa tulog. Ang tulog kasi, ang problema dyan kasi, di ba, pag kinukulang ka raw sa tulog, ang sabi ng mga eksperto, naapektuhan yung memory mo, di ba? So, at saka learning ability. So, ang vitamin C, dahil sa antioxidant properties niya, i-antagonize niya oxidative stress sa part ng brain, kung tawagin ay hippocampus. Di ba? So, yan. Smoking. Ang smokers, alam naman natin, kasi yung ano, carbon monoxide competes with oxygen sa blood natin. So therefore, ang delivery ng oxygen sa buong katawan natin is decreased. And so therefore, nag-accumulate ang free radicals resulting to oxidative stress. Doon papasok ang vitamin C para i-neutralize ang effects ng smoking, ng nakakasira sa katawan. So, mga bad eating habits. Yung mga, kunwari, isa lang ang kinakain. No? Kunwari, hindi masyadong varied ang kinakain nila, hindi pa iba-iba. Kasi alam naman natin, ang vitamin C, kahit hindi ka mag-supplement, makukuha mo yan sa pagkain. Fruits and vegetables primarily, no, largely. So, kung pare puro ka burger, hindi, you are not getting enough vitamin C in your body. So, yan, decrease ng levels ng vitamin C. And of course, pag-inom ng mga kung ano-anong gamot, di ba? So, yung lifestyle na na-mention natin reduces the levels of vitamin C. Kaya ngayon, bumababa ang ating immunity, di ba? At saka nagiging prone tayo sa diseases. So, ang vitamin C, if you lack vitamin C sa katawan mo, mabilis ka. Yung body inflammation that results from reduced immunity causes cancers, di ba? So, yung balat mo, sa under the sun, nag-expose ka, mag-aspang, kasi nga namamatay, nasunog. So, yung reduced cell antioxidant and body metabolism, na ibig sabihin niya, nag-accumulate lang ang toxin. Pag nag-accumulate ang toxin, it nag-result sa mga kung ano-anong sakit. So, nanghihina. Kasi isa sa mga signs ng lack of vitamin C in the body is parang weakness. Diba? Walang gana kumain. So, yun. Resulting to severe diseases. Ngayon, ang Dr. Vita Sanusi contains only 100 milligrams. Kasi nga, actually, beyond dyan sa nakasulat na dahil it will be registered as medicine, this is something about vitamin C. Pag uminom ka ng vitamin C at within the recommended daily allowance lang, no, somewhere between 30 to 180 milligrams, ang naaabsorb ng katawan mo, so kung maaari, uminom ka ng vitamin C, Dr. Vita, no, 100 milligrams, kasi di ba 30 to 180. So uminom ka ng vitamin C, naaabsorb ng katawan mo is somewhere between 70 to 90% of that vitamin C.
Pag uminom ka ng vitamin C na 1,000 milligrams, ang na-absorb lang ng katawan mo is 50%. So, ibig sabihin, sa 1,500 lang na-absorb ng body mo. Pero pag sa 100, ma-absorb yung buong 100 milligrams ng vitamin C. So, yun ang, ayun ang, that, ang katawan na natin ang nagre-regulate ng absorption ng vitamin C sa ating katawan. Yun. Katawan mismo natin ang nagre-regulate ng absorption ng vitamin C ng body. Diba? So, aside from yung synthetic vitamin C na isa nakasama sa Dr. Vita, Sanosi, meron pa siyang kasamang natural fruits and vegetables to increase the levels of vitamin C of the product. Diba? Tapos meron din siyang fiber. Alam niyo naman ang value ng fiber, marami. And of course, my favorite, probiotics. Alam niyo, pagkatapos nating mag-usap tungkol sa S77 probiotics, ngayon addict na ako sa probiotics, 'di ba? Everybody lang sinasabi ko probiotics, 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 'di ba? 'Yon. So, ang Dr. Vita Sanosi contains synthetic vitamin C, 'di ba? Yung synthetic vitamin C will help the skin and the cells to fight against oxidation and improve immunity. As a matter of fact, ang vitamin C ginagamit namin sa pampaputi din, di ba? Tapos, ang vitamin C is important. Number one, bukod sa pampaputi, it resynthesizes collagen, di ba? So alam naman natin, as we grow older, you lose at least 1.8% of collagen every year. So kaya tumatanda. Pero pag nag-replenish ka ng vitamin C, madidelay ang aging process mo. Now, yung Dr. Vita Sanosi din contains the acerola cherry, natural vitamin C, at saka yung lemonine. Diba? Ngayon, ang advantage naman yan is natural siya. So, nadadagdagan niya ang vitamin C that is being provided to you using Vita Sanosi. Diba? So yung acerola, pampaputi rin namin yan, ginagamit din namin yan sa topical para pumuti ang skin. Of course, being vitamins, a source of vitamin C, ni-strengthen niya yung immune system. Nakakatulong din siya makontrol ang acne, di ba? Tapos meron siyang excellent moisturizing properties. Ngayon, yung lemonine naman helps in metabolism, no? Na parang ang claim nga nila is puputi ka, tapos galakas yung kaganda yung health mo, so you become beautiful inside out. Ito ang aking favorite, yung fiber at saka probiotics, no? Alam naman na, sir, narinig ko yata kanina, sinabi mo tumaba ka sa Dr. Vita Sanosi. Yes, po. Oh, nagtataka ako kung bakit ka tataba. Kasi you see, ang dietary fiber, that is, which is fibersol, di ba? That is present in Dr. Vita Sanosi, and aids in the metabolism, bini-improve niya yung metabolism. So which means, gaganda yung katawan mo, hindi ka tataba. Number two, binidecrease niya yung absorption ng fats. And so, hindi ko alam kung paano ka tumaba dyan sa Dr. Vita Sanosi. Maaaring naging healthy ka, pero nag-uli sa abdomen mo. That is something that I... Sir Troy po yung pakiyuntan daw. Sir Troy. Si Sir Troy, hindi naman dahil sa Dr. Vita Sanosi ang paglaki ng abdomen niya. Diba? Bago pa siya nag-Dr. Vita Sanosi, walang na yung abdomen niya. Pero ano po, sa Sanosi, na-improve po yung appetite ko. Parang, nung hininto ko siya, kumbaga lumakas yung kain ko in layman's term nung nag-Sanosi ako. Yun nga sir, binisip ko, baka naman, di ba, gumanda yung appetite mo, eh siyempre, mas maraming kinakain mo, inisip ko lang. Opo. Ha? Mas marami kang kinakain. So, eh di ba yung fibersol nakasulat dyan, no? It increases intestinal function, meaning, gumaganda yung absorption ng mga kinakain mo. So, maybe you might be eating more, and so your body is absorbing more nutrients, di ba? Kaya medyo gumaganda yung katawan, naging healthy, di ba? So, yun. And then, yun. Ito, di... Oh! Hello po sa sarili ko. Ay, nawala si Doc. Itutuloy ni Sir Troy ang explanation ng mRNA, yung PCR test, or also known as, ano ba ibig sabihin ng ano?
PCR test. Sir Troy? Troy. Yes. Agad, ano ganito na? Lang po yon. Anong gagawin natin? Kapag umiinom po tayo ng Dr. Vita Sanusi, ako po ay gumagawa po. Pero ano, marami tayong dapat tanungin kasi ako, naipon sa akin. Bakit mas maganda bukod sa alkaline property ng sodium ascorbate kaysa sa ascorbic acid, di ba? Parehong vitamin C yun. So, ang daming tanong. Hintayin lang natin, baka nag-brown out kina Doc or I don't know what happened. Sino ba dito nakatikim na ng Sanusi? Sa mga hindi pa, pakilagay po yung address nyo. Papadalan ko po kayo ng isang capsule. Sagot nyo yung shipping. Sir, regular po kami dito nagtitik ng Sanusi. Ayan, lahat eh. Alam mo, nasa stage na ako ng buhay ko. Sa lahat ng sinalihan ko na company, Chantal talaga yung lahat ng halos ng product na capsule meron ako. Hindi ko na alam kung... Parang pipikit ako kukunin ko sa medicine cabinet. Ah, okay. Nakuha ko yung maka. Alam na. Ah, Sanusi. Yes. Oh, glutathione. Yes. Ayan. Sino ba dito nakatry na? Sino? Sabi ni... What means? Apo. Flex ko lang yung vitamin C natin, Dr. Vita Sanusi. Alam po ba na hindi mo pa iniinom, hawak mo pala yung capsule, talagang matibay ka na. Ayan yung nakakatuwa sa networking yung mga nagsasabi. Ilalagay mo lang ito sa... Ipatong mo to sa ano, sa fuse ng kuryente nyo, bababa yung kuryente. actually. Ay, naku po, wag po kayo maniwala sa ganun. Nakakatawa siya, pero tried and tested namin, ha? Yung alkaline kasi, content ng vitamin C, ay... pumaparehas po yan sa negative ions eh. Based on the scientific research din, di ba meron tayong two kinds of atom eh. Di ba meron tinatawag na protons, neutrons, negative, positive. Ganun po yun. Kaya, maaaring totoo, based on the scientific preferences. Oops, may nag-message. Kaya tumitipa eh, kasi nga. So, Troy, may nag-message ang ating chairman. Parapol tayo ng 15 na Sanusi. Yes. Paano yan? Wow! Paano gagawin? Ma'am Ses, patulong sa raffle. Pakulik po ng mga name. Ma'am Ses! Lahat na mag-share ng page. Kahit... Page sharer daw tayo. Kailangan daw mag-share ng page. Okay. Habang hinihintay si Doc mag-reconnect, we don't know what happened dun sa location niya. Again, we're live. Share ng live po. Pero, thank you, Carmel. Pero, wait lang natin si Doktora ha, bago tayo mag-paraful siguro. Baka hindi alam ni Chairman na na-disconnect si Doc. Yes. Disconnected po. Kasi magiging useless yung share if hindi makabalik si Doc. Okay? Hintayin lang po natin si Doc. So tuloy natin usapan. Pero if bumalik po si Doc, pwede natin ituloy yung raffle or depende sa sabi ng Chairman. Andito ba ang chairman? Sipag ng chairman eh. Ano, may time pa siyang... Feeling ko si chairman may kakambal eh. Feeling ko merong isang tao pa eh. Parang hindi kaya na isang tao yung ganong kasipagan eh. Anyway, hintayin lang po natin si Doc. Sa mga viewers po natin, let me know if nakakonnect na po si Doc. Ang name po niya ay Dina Bonneby. Sa mga artista talaga si Doc. Hintayin natin. Okay, let us wait. Doc Cecil, mamaya katabi na ni Lieutenant Peralta. Pero sir, no? Ako thankful talaga ako. Kahit antagal ko na sa MLM, Chantal lang talaga yung laman ng cabinet, medicine cabinet namin. Chantal na gamit. Yung literal na ginagamit mo kasi affordable din siya. Hindi siya yung
Isipin mo rejuvenating set pag member ka 185. Tama ba? Sir. Tama eh. Coach Vinci. 180, sir. Ano na, no? 180, not 185. Oh, oh, yun, 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 yun. Iba-iba dito ang presyo sa Pasig eh. Sorry. Coach Vinci. Apo. Ayoko na kasi maulit yung mga sakit-sakit na yan. Kaya ginawa ko, lahat na po ng food supplements po, tinake ko na eh. Oo. Ano sa Troy, no? Kung hindi lang nagka-problema sa itim na bote, ang ganda ng itim na bote eh, lalo na pang men. Hindi inabutan ng mga bago yan eh. Totoo. Mahirap lang po kasing supplier niyan. Mahirap lang hanapan ng supplier para maganda yung itim na bottle. Tsaka ang ganda sa design. Pero again, ang mahalaga naman po dyan yung laman sa loob. Same quality. Ayan. Tapos... Okay. Siguro question, ano muna tayo, kwentuhan habang para at least... Bakit iba yung bote ng Sanusi mo, Sir Beans? Ito, ito. Madami po tayong palit ng mga bote. Oo. Bakit iba yan, Sir? Sorry. Meron yan, sir. Baka alam ko, ano ba to? Batch April 6 to. Batch April 6. Okay. Pakita mo, Sir Troy, yung itim. Baka hindi pa nakikita na sila, Sir MJ. Sir Michael, ano ba ang name mo? Michael Hobbes talaga? Walang second ito, name? Michael Garcia Hobbes. MJ na lang talaga. Okay, hindi talaga. Pero nung high school ako talaga, MJ ang kwan nila sa akin. Pero sinasagdagan nila ng guwapo. Yun. Minsan, kailangan mo ipaalala sa sarili mo, sir, no? para si Michael Flores, kapon, guwapo daw siya. Ganun talaga. Pag hindi mo naririnig sa iba, papaalala mo. Niragdagan, Michael Flores Pogi. Sabay ganun. Anyway, sino pa dito yung mga user ng products? Ano sa halos lahat ng kwan? Snail lotion, Sanusi, ganun. Tapos rejuvenating set. Tapos yung Gluta, Mangustin, ganun. Sir, ano? Sir MJ, ikaw, ano ang ano? Sa tingin mo pinaka-favorite mo? Although ginagamit mo lahat, ano sa tingin mo yung ano, favorite mo talaga na product ni Chantal? Siyempre, Maka. Maka talaga, Maka. Of course, Juan, ang Maka talaga nung nagtitinda pa talaga ako. Oo. Dabi kasi 3:30, nagigising na talaga ng galing tayo. Tapos ito, sinasabayan ko, Maka sa gabi, ito, dalawang beses sa isang araw. Isa sa umaga, tapos isa sa gabi. Okay, na-neutralize din yung pagod ko. Galing, galing. Nagmaka ako before, pag dinner ko sa sinusubukan, hindi na ako nakakatulog, pero alas stress yung tulog ko. Kasi, well, effective talaga siya. Tapos tinry ko sa umaga. Ayun. Magaling din sa energy. Si Sir Peralta, Sir Rene, anong favorite mo na product? Bukod sa Karika. Rita. Ay, hindi. Ano? Bali, ang palagi kong iniinom dito is Dr. Vita Barley. Saka yung probiotics natin. Yun. Pagka medyo masama yung chan ko, so yun na iniinom ko. Sir, pag masama yung chan mo, anong ginagawa ng chan mo? Nangingit na, nangaharang ng ano, tambay. Wala, masama yung timplada niya eh. Talagang hihilahin ka. Papasok doon sa parto? Oo. Galing din eh. Kasi dito lang din ako nakakita ng ano, ang distributor halos ginagamit lahat ng produkto. Si Sir Arnold. Sorry. Sir Peralta, kayo muna. Ginagamit pa rin ito. Ginagamit ko rin ito. Sanusi. Kaubos na rin ng bali pangalawa na ito. Ano pa? Tapos yung lutein. Gumagamit din ako lutein. Sir, pag binawasan mo yung lutein, ilan na lang siya? Ano po? Binawasan lang? Ilan, Sir Troy? Lunine. Lunine. O nga pala, linine. Linine. Lunine!
Lunay. Ang corny natin. Doc, bilisan nyo. Nagko-cornyan na po. Lutin, Luilibin. Pag nag-upgrade yun, Luilibin na. Luilibin. Ay, message ko lang si Mr. Pero alam mo yung mga taga-Bisaya, no? Makaka-relate eh. Sabi nga eh, pagka nung medyo asa kabataan ka pa eh, lahing pikutin ka. Diga nga. Kahit ikaw, Sir Vince, makaka-relate ka yan eh. Ha? Mabait po pagka ako nung bata. Ano po ako? Lahing pikutin pa. Laking pingutin. Pasaway po eh. Lagi na pipingot. Ayan. Salamat, Sir Rene. Next natin, Sir Arnold. Interviewin muna natin. Malay mo yung mga in-interview, sila yung bigyan ng product. Joke. Sir Arnold, ano ang mga favorite mo? Welcome po, Chairman, Founder. Ay, si Chairman. Sir, ano po yung ginagamit ko? Nag-order ako ng mangustin. Tapos, yeah. Kung natirang ano, yung product ko sa tamisis ko, sir. Ito, sir, yung mangustin ginagamit. Pakainom ko yung mga anak ko. Yung sa ano, sir, wala pa ako. Gusto ko makatingin yun eh. Ayan. Isasama natin kayo sa raffle. Tatatloin natin yung pangalan niya. Hintayin lang natin si Doc. Hintayin lang natin kasi yung I don't know if pag sobrang tagal possible na brown out, I don't know, let's wait. And excited ako kasi ever since vitamin C talaga malaking tulong. Sir Arnold, ilan ang anak nyo? 3 po, sir. May mga umiinom na ng ano natin, mga products sa mga bagets nyo? Yung ano, sir, yung itong mangustin po, pinapainom ko sa panganay ko. 16 years old na rin siya. Hindi halata, sir, ha? Parang kapatid mo lang yun. Opo. Sir, yung mangustin, pag binawasan, ilan? Mango 9 po. Mango 9, mangustin. Okay. Nabawasan po ng 2. Manggusit. Ayun, thank you. Ito si Leo, ayan, may kausap pala si Leo. Nung nagkasakit siya, yan din yung mga ginagamit natin eh. Ayan. Sabi ni Ma'am Romaline, buong family namin Sunny Sue user. Ang mura kasi. Tsaka yung acerola po hindi lang pinapansin eh. Alam mo, alam mo ko MLM company. Ito lang yung finocus. Sasabog eh. Mahigpit lang si Facebook sa ads pero ang daming company. Vitamin C ginamit nilang flagship. Tayo, hindi natin flagship oh. Tutukan. Ang ganda pa ng bote. Vitamin C yun. Ano po? Huwag kang mabagit. Naka-live tayo. Naka-live na tayo. Sana na maalam na may-ari eh. Basta ano tayo. Yan, hintayin natin si Doc, nakaka-excite. Siguro mga alas 7 po babalik siya. Magtitigan muna tayo. Si Ma'am Jen, to si Ma'am Jen nagpapapayat to eh. Let us know kung ano yung product na ginagamit niya. Ang ganda naman ng background ni Ma'am Jen. Ano ba ang favorite yung product ni Chantal? At bakit? Mahina kayo, ma'am. Ma'am, di po kayo marinig. Hello, PLDT. Bakit po wala akong connection? Ay, hindi ba taga PLDT si ma'am? Wala pa rin po, ma'am. Ayan. Hintayin mo natin maayos ni ma'am. Si Blue Raindrop. Ang dami iniinom. Ako ko. Oh nga. Ako gusto kong inumin yung collagen eh. Kaya lang hindi ko pa nauubos yung iba. Biotin uminom na rin ako. Ano pa ba? Yung collagen niya itatry natin. Ayan, Ma'am Jen. Ayan, pinapakita na lang niya. Mangosteen snail lotion at collagen.
Yun, inuhulaan. Pamay na lang daw po, sabi ni ma'am. Ayan, sabi ni ma'am Marilyn Ferrer. Maganda po products natin, yes. Excited ako, sir, pag nagkaroon na tayo ng mga gadgets. Hindi naman yung gadgets na technology. Yung mga pampapayat, mga exercise material. Kasi e-com tayo eh. Aabot tayo doon. Aabot tayo doon. Settle that. Apo, apo. Nakita mo na si Papay. Papay? Si Taylor man. Sino yan? Ingat ka, Sir Troy, ha? Si Rolando Cambia. Si Brutus yan, Sir. Brutus ba, Brutus? Oh, macho yan. Macho si Sir. Eh. Hi, si Chairman. Chairman. Wala lang po. Hi. Mayong... Wala pa si Sir. Doc, ano? As magpaparaffle sana tayo, hindi lang sa distributors, basta sa customers na i-share yung page natin. Kasi maganda yung topic eh. Di ba? So, yung mag-share, yun yung ilalagay natin sa Rolita, sa pages, sa page natin. Kaso, hindi natin alam kung babalik si Doc. Pag hindi, wala tayong paparaffle. Oh, yun yun. Yun nga din po. It defeats the purpose. Pag wala, magkukwento lang si Sir Troy ng love life niya. Eh, hintay na. Okay. Ah, may good news tayo ah. Naka-up na sa system natin yung ating probiotic. Okay? So for Shopee, check ko yung price ah. I think sobrang baba ng probiotic natin. So ma-avail na sa lahat. Kasi yung probiotic maganda rin pang prevent sa virus ngayon ah. Opo, opo. Yes. Yung sinasabi lagi ni Doc. Check ko lang ha. Okay, so ano, Shopee ano siya, Shopee promo siya, 375 na lang ha. So I think extend natin sa loob ng 15 days na ito. Then, yun, 375 pesos. So i-share nyo ngayon yun sa mga possible customers natin para ma-try natin yung probiotic. Lagi ko nikwento ang probiotic kasi yan nakaligtas sa akin sa Taiwan nung nag-travel kami. Nakalima na ako pabalik-balik sa CR, yung probiotic lang talaga ang... Nice. Yes, naka-normal ano. Baka may kumain kasi ayaw ko magkwento eh. Si Troy mahilig kumain to. The actually, Chairman, yan. Ayun, ayun na si Doc. Yan si Doc. Yehey! Yes. O, tuloy ang raffle. Tuloy ang raffle. Troy, ma'am, i-announce mo naman dapat i-share nila yung page kasi sobrang yes, ganda topic ni Doktora. Ay, magpaparaffle tayo ng 15 Sanusi sa lahat, kahit hindi distributors, even yung mga possible na mga customers natin, pwede lang i-share yung ating topic today para manalo sila ng isang Sanusi, ha? Yehey. Okay. Free shipping po yun. Hindi yes, free shipping. Walang babayaran. I-share nyo lang yung topic ni Doktora today kasi sobrang ganda para ma-prevent natin kung anumang tawag dito. Prevention. Sobrang taas ng nag-positive ngayon. So makatulong man lang tayo sa iba. Awareness na meron pala tayong product na ganito para ma-prevent natin pa yung mga kakilala natin. na magiging, hindi naman natin sabihin na gamot ito, but prevention guys, very importante yan sa atin. No? So, share lang natin yung ating page now na kasi may raffle kami mamaya after sa discussion ni Doktora natin. Ha? Okay? Back to you, thank, Vince. Thank you, Chairman. Hi, Doc. See you soon. See you soon. Chairman, saan ba ako nadapit? Saan ba ako nawala? Nawala kayo sa part na yung ano, yung may acronym, Doc. Hindi, tinanong niyo ako, Doc, kung ano, kung bakit kami tumataba. Dinayo? Opo, yung... Natapos ko na yung presentation. Opo. Grabe, Doc. Bakit kayo nawala, Doc? Internet connection? Hindi ko alam. Akala ko lang dumediretso ako. Hindi, Doc, tawag doon practice. Bakit po daw ano? Bakit po daw malaki ang tummy ni Coach Binch? Kanina po 'yun eh. Oh, 'yun doon na putol. Abdomen. Tapos sinabi niyo po yung abs daw ni Sir Troy parang kay Troy
ano, Diyos ko, layo naman. Opo, Dok. Akala nga namin nag-brown out sa inyo eh. Kasi... ano ba yun? Dodoblein na lang daw ni Sir Troy yung ano, sana si sa inyo. Tapos, Dok, naalala ko po, sabi niyo po, kamukha ko yung abs ni Troy Montero. Sa pangalan, sabi ko, Sir, doon ako nawala eh. Sorry po, sorry. Huwag yun na pong sabihin, baka ma-disconnect ulit kayo. Doon ako nawala, Sir eh. Okay. Share screen. Ayan. Okay, Sir. Teka nga, nawawala kasi kayo eh. Kaya hindi ko alam kung wala kayo. Diyos ko, layo na naihabot ko. Natulog na ako. Eh di salita po kayo ng salita, Dok. Ano ba? Kaya pala walang, kaya pala walang sumisingit. Ano ba yun? Okay. Kita ba ako, Sir? Apps? Okay. Nandito ba ako? Ito ba? Ito ba, Sir? Yan. Yan ba, Sir? Inabot na natin? Actually po kanina, nung nagsasalita kayo, walang slides. Oh. Even now, wala pong slide. Opo. Never po kayo nakita nag-slide. Pero na ano po, natutuwa po kami kasi ang ganda-ganda nyo po eh. Diyos. Ba't ganun? Ay, Sir Troy! Ay, Sir Vince! Eh, baka hindi ako pwede mag-share slide. Naka-co-host na po kayo. Ayun. Just now po. Ayun! Ay, Dok, galing! Meron pala! Ba't ayaw naman gumalaw? Ayan, gumagalaw na, Dok. Okay. Mukhang babalik si Dok sa unana. Okay. Saan na, Sir? Nakita na natin. So, anyway. So. Wala yan kanina, Sir? So, anyway. So alam naman natin ang topic natin is ano si Dr. Vita Sano, si tama si Sir Lowell. Sabi nga niya, maganda makatulong lang. Ang magandang ano diyan parang caption is help fight COVID effectively because hindi pwedeng vitamin C alone. Kailangan meron pang ibang kasama katulad ng Dr. Vita Sano C, 'di ba? An ounce of prevention is worth more than a pound of cure, sabi nga nila. So anyway, vitamin C is an essential nutrient. And are you taking enough? Kasi nga, our body does not manufacture vitamin C. Ano ba ito? Hindi ko maintindihan bakit na lamang, lagi na lamang. Agahan. Pag natatagalan, nagbibitin eh. Okay. So, are you getting enough vitamin C? Kasi ang vitamin C is... Dok, wala pa pong slide. Sorry po. Ha? Wala pa rin po. Buti na, sinabi mo, Sir. Yes, ma'am. Sorry po to cut you. Teka, ikaw muna. Share screen, tapos this one, tapos share. Ba? Okay yan, Sir? Yes, ma'am. Yes, Doc. So, ang problema is vitamin C is a very essential nutrient na kailangan ng katawan natin. Pero kumukuha ka ba? Are you taking enough vitamin C? Because vitamin C is not produced by the body. Diba? And vitamin C, pag kulang ang supply mo, will cause accumulation of toxins in the body resulting to certain diseases like scurvy, for example, which is the disease that is brought about by lack of vitamin C. So there are several lifestyles also that we adapt na nagkakos ng reduction ng vitamin C sa ating katawan, katulad ng intense and prolonged exposure to the sun. Being under the sun at late in the afternoon, hindi naman siya nakaka-deplete ng vitamin C. But if you go out under the sun midday for a long time, it will destroy and burn the skin, di ba? Sleeping, lack of sleep, di ba? Ang sleep kasi,
ama, isa dyan sa naapektuhan ng pagtulog natin is our memory and learning ability. No, nagiging makakalimutin ka daw pag kulang ka sa tulog. Ang vitamin C, with adequate intake of vitamin C, yung neutralize niya yung antioxidant, yung oxidative processes doon sa brain, sa part ng brain na kung tawagin hippocampus that is responsible for memory and learning. Tapos drugs, alam naman natin, ang drugs compete, di ba? Ang drugs in itself is toxic to the body, di ba? Ngayon, ang mga pagkain, pagka ang pagkain mo paulit-ulit, kagaya ng mga bata, puro burger, minsan puro chicken, di ba? O ang matatanda, bawal lang ganito, kaya puro, ganito, puro isda lang din ang kinakain, something like that. Diba? Or hindi stock makain ng gulay, hindi ka pala gulay, mahilig ka sa meat, diba? Meat eater ka. So ibig sabihin, pag kinakain mo isa't isa doon, walang variety, masama din sa katawan mo kasi wala kang vitamin C. And of course, alam naman nyo, ang smokers need more, 35% more vitamin C than a regular individual, diba? So, yung mga lifestyle na ganyan depletes the body of vitamin C, resulting in reduced immunity and metabolism. So, pagkakulang ka sa vitamin C, magkakaroon ng, di ba, ang cancer, sabi nila, is caused by, ngayon, ang theory is because of inflammation, chronic inflammation. O kung yung sinanyosi, na-inflame yung mga throat mo, tsaka yung mga, ano, yung mouth mo. Vitamin C can decrease the incidence of cancers of the mouth, the lungs, the throat, and the gastrointestinal tract, sabi sa studies. Ang balat mo, pag wala sa vitamin C, magaspang, diba? Tsaka dry. Tapos, yun, your body is not capable of, hindi mabagal mag-metabolize ang metabolism mo pag kakulang ka sa vitamin C. Tapos, mahina ang katawan mo kasi hindi ka nga, parang lethargic ka pag kulang ka sa vitamin C, wala kang ganang kumain. Tapos, predisposed ka o madalas ka o sakitin ka. Yan ang problema pag kulang ka sa vitamin C. Ngayon, ang vitamin C na Dr. Vita Sanusi contains 100 milligrams. The synthetic one. Pero meron kasi siyang natural, which is yung lanin sa lemonin, yung tsaka acerola cherry. Now, ito pang kinikwento ko kanina bago tayo nawala. Ang actually, ang kailangan lang naman ng katawan natin is somewhere between 30 to 180 milligrams ng vitamin C. Ang nagre-regulate ng absorption ng body natin ng vitamin C is our body mismo, katawan natin mismo. So, if you take more than the recommended the 180 more than the recommended daily allowance or more than what your body can process, iniihi mo lang yung sobrang vitamin C mo. So, okay lang din ang 100 milligrams of vitamin C na synthetic. Plus, ito pa, pagka ang vitamin C, mas matamari, minum ka ng 100 milligrams ng vitamin C, 70% of 900 milligrams will be absorbed by our body. But pero minum ka ng 1,000 milligrams and above ng vitamin C, only 50% of the vitamin C that you took will be absorbed. So, parang walang kwenta na uminom ka ng maramit mataas. Okay? So, yun yun. So, yun nga sabi ko kanina, Dr. Vita Sanusi, bukod sa synthetic vitamin C, eh dinagdagan din ng natural, which is acerola, and lemonine. Plus, meron din siyang hibersol and probiotics. Yeah. So, yung vitamin C na synthetic will help in oxidation, improve immunity, at may whitening properties din, nakakaputi. So yung mga peka, sabi ko nga kanina, na wala akong kausap, ay nakakatulong mag-improve ng mga peka. So it promotes collagen formation. So pagka meron kang, pagka kunwari bagong opera ka o nasugat ka, mapapansin mo mabilis gumaling ang sugat mo pag ikaw ay naka-Dr. Vita Sanusi. So, paulit-ulit na sinasabi dito na ang value ng vitamin C sa immunity. So ngayong mga panahon na ito ay nakailangan natin. Pero sabi ko nga sa inyo, sa akin mismo, hindi ako masyadong convinced na vitamin C is alone is enough, di ba? So importante na meron ding ibang products present in Dr. Vita, in your vitamin C supplement. Ako personally, yung sinasabi ko nga, ang valuable sa akin ang presence ng probiotics.
Pag-ibol sa akin na, ay, ano ba yan? Ang nagkaganito to. Sir, ano bang pipindutin ko? Ang nagkaganito to. Ayun. F5 po. F5. So, importante na meron ako ha, personally, may probiotics ang ano, may supplement ka rin na probiotics. So, imbes na inom ka pa ng kung ano, iyan na lang Dr. Vita Sano C kasi may probiotics pa. Diba? Ng ordinary vitamin C, yun na lang Dr. Vita Sano C. So, ang value naman ng probiotics din, ng lactobacillus fermentum is maganda rin sa basa metabolism. Yun nga, nakakataba. Yun ang sinasabi ko kanina rin, no, nung wala na akong kausap. Yung ano, meron mga tao na kahit malakas kumain, hindi tumataba. So, ang ibig sabihin, meron silang, sabi ng mga scientists, merong probiotics dyan, yung mga yan, na that stops them from becoming fat even if they eat a lot dahil maganda ang digestion, maganda ang pagtang absorption ng mga pranang nutrients, no, parang sinasala nila talaga agad yung taba at saka hindi ano ang saka nutritious ingredients ng properties ng kanilang kinakain. So inisip ko baka yan lactobacillus fermentum yan. So it improves the metabolism of the body, it prevents obesity, 'di ba? It improves absorption of nutrients. Of course, again, may value siya sa immunity to prevent or to improve the resistance of the body against viruses and bacteria. Ako talaga advocate. Mula nung nabasa ko yung S77 probiotics, talaga ngayon advocate na ako ng probiotics preventing in boosting the immune system in fighting viruses and bacteria or other diseases. Tapos yun nga, Dr. Vita Sano C contains natural vitamin C from acerola, cherry, and limonene. Ang limonene value niyan, it decreases the blood, it brings down the blood pressure because it activates the sympathetic nerve. So again, it also nakatulong din siya sa pag-improve ng metabolism para hindi ka tabain, di ba? Tsaka mas mabilis ka, mas active ka. And yun, ang acerola, miskin nga kanina sabi ko nga, no, wala akong kausap, ginagamit namin yan sa aesthetics para pampapute, no? And, well, it also controls acne because it regulates the production of sebum, di ba? Yun, and then yung fiber. Ang value naman ng Fibersol sa Dr. Vital Sanusi is ini-improve niya yung function ng intestines para maganda ang absorption mga kinakain mo o anumang supplement din na iniinom mo pa, di ba? So, number two, maganda rin ng ang maganda pa sa ano to, sa Fibersol, no? Nakakapigil din siya ma-absorb ang mga kinakain mo ng na mataba. Kaya nagtataka ako nung sinasabi ni Sir Vince kung bakit tumaba siya. Siguro nga dahil gumana yung kain niya, tapos yung pagkain niya, maganda yung absorption, eh baka malakas ang kain niya din ng medyo nakakataba. So yun, napalakas ang kanin. So yun, medyo lumaki siya. But actually, when I was nung binabasa ko tong Dr. Vita Sano, sinasabi ko, parang hindi naman ito nakakataba nung nagkikinig ako sa usap-usapan niya. Diba? So anyway, yun. So ang vitamin C, bakit siya nakakatulong sa immune system? Kasi ini-increase niya yung number ng leukocyte. Leukocyte ang lumalaban sa infection. Diba? Ina-activate, yung ini-improve niya ang activity ng antibodies with thereby strengthening the immune system. Diba? Kaya tayo nagbabakuna, binabakunahan tayo ngayon para mag-develop yung katawan natin ng antibodies sa mikrobyo o sa COVID. So yan ang ginagawa ng vitamin C, ng Dr. Vita Sano C. It improves the activity of the antibodies, so thereby strengthening your immune system. So kunwari nagpa-vaccine ka sa COVID, pag sinaksakan ka ng ano ng COVID vaccine, yung antibodies mo will develop your antibodies will develop strongly against the COVID virus or yeah, the coronavirus, diba? Kasi yeah, COVID is the disease, corona is the virus. SARS-CoV-2 is the virus. So yun ang value ng vitamin C sa
antibodies at saka sa immune system, no? Again, sabi ko nga kanina, it improves the production of collagen kasi ang vitamin C importante yan para mag-produce ng collagen. Pag maganda ang collagen production mo, maganda ang mabilis kang gagaling sa kahit anumang sugat. Lalo na pag bagong opera, maganda na mag-supplement ka ng vitamin C, ng Dr. Vita Sano C, di ba? At of course, alam naman natin ang mga babae dyan, nakasama natin dito ngayon, ang vitamin C, ginagamit natin yung pampaputi. Nakakatulong din siya maka-improve ng pekas natin, di ba? Yun. So, yung value ng vitamin C, yan sa removing activated free radicals, ang value lang is something like this. In the process of living, as we move, as we live our life every day, no? Habang nag-accumulate or nagpo-produce ang body natin ng tinatawag ng free radicals. Yung free radicals, pag dumami ng dumami, nagiging oxidative stress. Pag nagkakaroon ng reactive oxygen species. Pag nagkaroon yan, kakaroon ng sakit. Isa sa sakit, diabetes, katarata, diba? Age-related macular degeneration, cancer. Ang Dr. Vita Sano C, because of its rich, because of its very rich in vitamin C, will prevent all these diseases or chronic diseases. No? Again, ang vitamin C is water-soluble and so therefore, hindi siya nag-accumulate sa katawan. Number two, hindi nagagawa ng body natin yan, hindi nasi-synthesize. Kaya kailangan nating mag-supplement regularly through food and health supplements. Diba? So sabi ko nga, on top of the synthetic vitamin C that is present in Dr. Vita Sano C, meron siyang acerola cherry. Yung acerola cherry, natural naman, di ba? So kung hindi ka talaga mahilig ka sa karne, eh kahit ka wag fruits and vegetables, meron na mga, at pero nakasano C ka, Dr. Vita Sano C, okay na rin kasi may acerola cherry siya. So, alam naman natin, basically, ang acerola cherry, what is written there, is all it's saying is, it is very rich in vitamin C. And it's very valuable para ma-strengthen ang immune system natin. Ang sabi nga nila, ang value niyan, di ba, pagka nag-accumulate ang, pagka predisposed ka sa inflammation, di ba, ang nangyayari, nagkakaroon ka ng, sabi ng mga scientists, ng mga researchers, pwede kang magka-cancer. Yung vitamin C will decrease. The acerola cherry and Dr. Vita Sano C will decrease inflammation, di ba, and provide essential nutrients, di ba. Of course, because it is rich in vitamin C, it will strengthen your immune system. Plus, maganda pa siya, mapapigilan ang acne, di ba, dahil sa sebum secretion. Oo. So which means may nabigay sa bata, sa mga teenager. Magandang ibigay sa mga teenager o adolescent na medyo napipimples. Diba? So, yun. On top of that, ang meron din vitamin A, ang acerola, so nakakabata din siya. And maganda din siya sa mga chronic health problems kagaya ng diabetes, hypertension, cancer, cataract, and so on and so forth. Yung limonene naman, di ba, sabi ko nga, nakamaganda yan kasi nakakababa siya ng blood pressure. So, isubukan nyo. Actually, alam nyo, ganito, yung Dr. Vita Sano C, nung sinabi sa akin ni Miss, ni Miss Gia yata, na ang Sano C yung topic natin, sabi ko, uminom na ako ng Sano C. Ah. So, nakita ko, dun sa tabi ng tukad doon ng aking mes, ng kama, yung night table ko, pagkita ko, ba Sano C nga pala to? Kaya pala paggabi, kalmado ko, at saka, mabilis ako makatulog. Di ba pag kalmado ka, madali ka makakatulog? So, yun ang value ng Dr. Vita Sano C, no? It calms you and brings down your blood pressure. Hindi ba ang mga inaatake madaling araw? Kasi ang peak ng blood pressure natin, madaling araw, alas 3, alas 4. Di ba karamihan, nung ako yung residente, karamihan yung pharmacist tayo, di ba kayo nakabang? Sa hospital, madaling araw, alas 3, alas 4, ganyan. So, magandang inumin siya pag gabi para kalmado ka, no? So on top of the its value, 'di ba? In reducing inflammation because of it is rich in vitamin C, 'di ba? It is an antioxidant. 'Yun ang magandang advantage pa ng limonene o yung citrus bergamia riso, 'di ba?
Kasi tinanda ko dyan, limonin eh. So, yun. So, tapos pinapaganda niya yung heart rate natin. Okay lang daw, Doc. Pakipot daw yung presentation niya. Ah, I miss. Ayan. So, ayan. Pag matagal ako nagsasalita, kaya minibilisan ko, sir. So, ngayon yung 5 Years Old 2. Alam mo, naging favorite ko na rin yung 5 Years Old 2. Kasi pinamag... Ay, sa, di ba Dr. Vita Sanusi, minum ako. So, maganda yung bowel movement ko pagka umaga. Pagkain ko, automatic yan. Di ba, siyempre, tumatanda. Sa amin, sa mga nagkakaedad, mahirapan na kaming mag-move ng bowel namin. Parang mabagal. So, because of Dr. Vita Sanusi, I take it every day at night usually. Nag-improve ang bowel movement ko. Pagkain ko ng breakfast, automatic, bago maligo, sabay-sabay na, di ba? So, yun ay isa sa magandang na experience ko dyan sa Dr. Vita Sanusi. Yung presence ng 5 Years Old, no? Plus, yun, it aids in decreasing the blood sugar level. Siyempre, di ba kasi yun ang nagkakos ng diabetes, di ba? So, maganda sa inyo, bata pa kayo, inumin nyo na para hindi nyo abutin yung kagaya ng father ko, nagda-dialysis. Ang mother ko namatay dahil sa non-healing wound ng kanyang legs, secondary to the diabetes. So, it is best to prevent it now before you regret. Diba? Wala namang, sir, magkano ba itong Dr. Vital Sanusi? Hindi naman siya kamahalan, di ba? So, maganda siya. And, hindi dapat ordinary vitamin C. Kasi nga, importante yung presence ng 5 Years Old, di ba? Kasi nga, yan ang nagde-decrease ng blood sugar levels natin. Kasi nga, ang kahit nga rich in vitamin C na antioxidant ang Dr. Vita, ang problema is, kailangan i-control, i-ayusin mo rin yung ibang parte ng katawan. Hindi naman yung, di ba? May dumi dito, kunin mo. E di kuha na lang kuha ng dumi. Kailangan panatilihin mo rin malinis ang paligid para hindi ka lang kuha ng dumi. Di ba? Something like that. No, yan ang value ng 5 Years Old 2. Ginagawa niyang malinis ang body para hindi ni napapagod o hindi ka rin kinukulang ng vitamin C na kinakailangan ng katawan mo para mapigilan ang mga sakit. So, yan. So, ang 5 Years Old on top of pinapababa niya yung blood sugar, pinaganda niya ang function ng pituka, small intestine. Ang value kasi niyan, pagdaan ng pagkain sa small intestine, pagka-regulated siya yung daan ng pagkain sa intestine, na-absorb maigi ang mga nutrients niya. Pero pagka mabilis siyang dumadaan, hindi siya na-absorb properly. And as also, mabagal naman, nagkakaroon naman ng toxin build up. So, kaya maganda ang regulated ang movement ng pagkain sa intestine. Yun. Regulated ang movement ng intestine kasi yun ang ng pagkain, nagpo-push ng pagkain. Yun. So, di ba yung LDL, low density lipoprotein, yun ang mga masakit sa ulo natin kasi nagkakos na cholesterol build up, di ba? Na masamang cholesterol, di ba? So, pag 5 Years Old decreases the levels of the low density lipoprotein, reducing cholesterol levels, di ba? Yun na naman issue. So, talagang laking issue. It reduces the absorption of fat, ang fiber. So, kasi nga fiber siya. Kaya, hindi siya nakakataba. Ang Dr. Vita Sanusi. So, yeah. Tapos, nag-i-increase ang metabolism. Pag mabilis ang metabolism mo, hindi ka tabain. So, again, kanina nga sinasabi ko, ginagamit siya sa US, Japan, tapos, may good manufacturing practice Taiwan. Ang Taiwan tsaka yun nga pala kanina na mention, sir, merong manufacturing company ang Chantal. Pag nakita mo naman talaga lahat ng products ng Chantal, parang pinag-isipan talaga ng research and development ng Taiwan, di ba? So, yan ang mga certificates na saying or proving the effectivity of 5 Years Old in the intestines, in reducing blood sugar, and in reducing blood cholesterol levels.
So ito pa yung sinasabi ko, yung probiotics na favorite ko na ngayon, di ba? Ako nga sabi ko sa inyo, the body, ay naniniwala ako kahit hindi ako mag-vaccine, the body will be able to resist or be able to fight. My body will be able to fight COVID-19. Diba? Kasi because of the presence of probiotics na dapat mong i-enhance ang presence sa iyong katawan. So, ang probiotics na Lactobacillus fermentum processes or produces glutathione. Eh, syempre, glutathione is the master antioxidant. Diba? So, sagot na niya yung ano, malaking bagay na yung presence ng fermentum, lactobacillus fermentum sa Dr. Vita Sanusi. Tapos, it inhibits the growth of pathogenic bacteria. Oh, diba? Which means to say, hindi ka mapipredispose sa infection. Diba? Lalo na, kunwari, fecal or oral route ang infection. Diba? Oh. Tapos, it improves the immune system, di ba? Antibodies na naman. Antibodies are responsible for preventing or fighting infection, di ba? Yung cytokines yan ang tinatawag ng katawan natin pag tayo ay may infection, lalabanan nila ngayon yung infection natin. Di ba? So, and then, of course, pag mga very fatty ang food mo, ini-breakdown ng lactobacillus fermentum yan para hindi ma-absorb ng katawan mo. And ang lactobacillus fermentum produces chemicals like acetic acid, lactic acid, succinic acid, which has anti-inflammatory and antioxidant properties. So, ibig sabihin, pagka merong mare, smoker ka, yosi ka na yosi. So, magiging-inflame ang lungs mo. Yung lactobacillus fermentum, the presence of these chemicals that is produced by this probiotic will fight inflammation. Diba? So, the reason why you would buy Sanusi is because it is abundant in vitamin C. Diba? It is able to maintain a balance in the cells as far as reduction, wag na yung redox na yan, di ba? Yung neutralizing free radicals in the cells, di ba? It promotes cell regeneration because of the production, increased production of collagen, di ba? Tapos it helps in intestinal metabolism dahil sa fibersol, di ba? Ngayon yung it is very effective in strengthening the immunity of the skin and the entire body. The skin, because of acerola, it is effective in reducing the blood pressure dahil sa lemonin, yung citrus bergamnia resriso extract. Yung immune, of course, it activates or it's an excellent immunomodulator because it is rich in vitamin C. And yung intestinal absorption protection dahil sa fibersol, tsaka sa the bacillus, lactobacillus fermentum. How do you take it? It's taken once a day. Ako, I take it at night. Diba? Kasi inisip ko, collagen production occurs at night and vitamin C will help in the production of collagen. Siyempre ako, directed lagi towards paano ako babata. Kaya at night ka iniinom. Pero for health, sumo twice a day. Yan. One in the morning, one in the evening. So, yan. So, ang magandang tagline dyan is prevent the spread of COVID-19 effectively, diba? With Dr. Vita Sanusi. Yun. Yun. Wala. Hello, wait lang po, birthday ng tatay ko. Batiin po. Happy birthday po. Tumawag lang. Sorry na po, tol. Happy birthday, tatay. Nagtatrabaho ko, daddy. Daddy. Yan na, may birthday siya pa tumawag. Dapat sir, ikaw tumatawag, di ba, Sir Vince? May trabaho po. Sige po, salamat. Sir Troy, take charge po muna. Salamat. Ay, ano, Coach Binge, sino po will of yes, Nimba? Si Ma'am Ses daw po. Si Ma'am, si Ma'am Ses na. Okay po. Ayun. Saglit happy lang birthday po. Happy birthday po ulit, Daddy!
Thank you. Ayun po guys, baka may mga katanungan po, bukod po sa dance sharing. So bukod po sa mga dance sharing po, baka may mga katanungan po kayo. Ayan, from Sir Walter Nieves. Which is better po, Doc? Vitamin C with zinc or with probiotics? Kasi madami pong customer ang nagtatanong kung may zinc ba yan? Oo nga, sir. Ito, ganito kasi. Actually, pag binasa mo yung living with COVID, meron kaming mga doktor binigyan ng oral. Actually, hindi lang ako. Hindi lang pang doktor yun. Pag sinaan doon nakasulat, si zinc, ganyan-ganyan. Ang zinc, actually, ang ginagawa ng zinc is more for healing. Cell healing, di ba? So, between zinc and probiotic ang mas valuable to prevent viral infections. Yun. To strengthen immunity kesa sa zinc. Ang zinc is a mineral. Probiotics is present in our body, naturally occurring in our body to fight infections naturally. Dinadagdagan lang natin para masupport ang 400, di ba? 400 million probiotics in our body. Yun. So, between zinc and probiotics ang mas importante. Yes, galing. Okay, pwede po ba sa infant ang Sanusi po natin? Hindi po siguro infant eh. Okay. Ilang vitamin C ang dapat i-take sa isang araw from Ma'am May Ann? Well po is 90 milligrams a day, actually. Ang RDA niya. Okay po. Dan din po sa sharing. Di ba nga, sir, sabi ko nga kanina, ang vitamin C, pag nakita mo ang preparations, 500 milligrams, ganyan, nakita mo sa ano, C100? Yes. Kasi nga sabi ko nga kanina, di ba, pag mas mataas ang levels o ang milligrams ng vitamin C ng supplement, 50% lang niya nang na-absorb. Mm-hmm. Pag between 30 to 180 milligrams siya, ang na-absorb dyan is somewhere between 70 to 90%. Ang ibig sabihin, mas mataas ang levels ng vitamin C, milligrams ng vitamin C, mas mababa ang absorption level niya, ability to be absorbed by the body. Mm-hmm. Yeah. So yung kunwari, 500 milligrams, ma-absorb lang dyan mga siguro 50%, parang ganyan. Mm-hmm. Ano po yun, Doc? Iniihi lang ah. Oo, oh, iniihi ang sobra. Mm-hmm. Hello, Doktora. Afternoon. Ipano pag, Doktora, yung kanilang CFU, di ba may sinabi dito na 1 billion CFU. Ano nga ulit yung CFU, Doktora? Ano ba? Yung content kasi ng Sanusi with probiotics. Ako rin ko. Opa. Sige, tayo natin sila. Opa. May nakalagay dyan kasi sa harap niya, Doktora, yung baba ng fruit, yung parang lemon. Probiotics 1 billion CFU. Anong term 'yan, Doktor? Hindi ko. Hey, ano, a unit po 'yung measure ng level na ano, parang milligram siya. Unit of measure ng ano, ng probiotics siya. Ng probiotics. Thank you. Okay. Ano po ang pinagkaiba ng vitamin C sa vitamin D? Bukod sa letra po. Ang vitamin C hindi na pa-process ng body. Ang vitamin D, pagpunta ka sa araw, 'di ba? Araw, body, may cholesterol, magre-react, magiging vitamin D. So number 1 yun, difference, no? Naturally occurring ang D pwede sa body. Ang D is fat soluble. Ibig sabihin nag-accumulate siya sa katawan. Ang C hindi, water soluble siya. Ang D, valuable din sa immune. Pag pinagkapareho niya, pareho silang valuable sa immune system. Pampaboost ng immune system. Ang D and C. Ang D, hindi siya nakakatulong mag-process ng, ano tawag ito, collagen. Ang C, oo.
Tapos ano pa? Ang di yun, meron siyang ano overdose ng vitamin D sa katawan. Ang C wala. Yun. Okay. From Mark Joseph, maaari po bang pagsabayin ang Sanofi, Dr. Vita, Glutathione at Collagen? Maganda pong, maaari, maganda pong pagsabayin ang Sanofi, tsaka Glutathione, Collagen at tsaka Glutathione. Kasi, di ba, ang collagen mismo sinasupplement mo with vitamin C, mas mabilis mag-produce siya. Yun, parang gano'n. Okay. So yung vitamin C natin po, 500 milligrams? Dito ba sa Sanofi? 100. Yes. 100. Okay. Aha, okay. Nag-private message si Ma'am Mayin, pero ibubulgar ko na Ma'am Mayin kasi hindi ko rin alam yung sagot. Bakit po kaya vitamin C and zinc ang must promote for COVID? Gagawa po ba tayo ng vitamin C with zinc? Ay, hindi ko na. Si ano na po to? Si chairman na po to. I-suggest natin kay chairman. Okay, from Israel Lampria. Doc, pwede po ba i-combine si mangosteen at Sanofi for blood sugar decrease? Sir, ano daw po sir? Doc, pwede po ba i-combine si mangosteen at si Sanofi for blood sugar decrease? Ah, yes, sir. Oo. Oo. Alam mo, actually, sa tingin ko nga, bumababa talaga yung blood sugar ko dito eh. Kasi pag kumakain ako ng kanin, o kaya na nagwarin, kumain ako ng tanghalian, ano? Sana maya-maya gugutom na ako. Eh, di ba may family history ako ng diabetes? Yeah. So, nakikip ko, parang effective nga siya pampababa ng blood sugar. Yung mga bata ngayon, maganda mag-supplement na nito para mapigilan niyo yung magkaroon kayo ng diabetes. Sir, si Sir Bongski, baka hindi ko masyadong nasagot yung ano, yes. yung CFU. Baka gusto niya elaborate, hindi kaya. Pwede rin po si ano si Sir ano po 'yon, si Sir MJ. Sir MJ ba? Ay, oh, Sir Michael pala 'yon. Oo, opo. Sir. Bali ano, ay hindi wala pa siya. Nandiyan ba siya? Opo, nandito po. Bali Sir MJ, bali CFU, ano yun, unit of measure. So parang ano yun, vitamin C, 500 milligrams. Yun yung milligrams. So yung ano, CFU, ano po yun? Kunwari, ilang probiotics ang laman ng isang tableta? So yun, so kunwari, ang ano yun, pare, milligrams ng CFU colony forming unit. Okay na yun, sir? Baka ako ano eh. Kulang yung sinabi ko. No, para alam din po namin, ma'am, kasi mayroon din kami mga nabibenta na ilang content yung isang capsule? Eh, ano itong CFU sabi nila? So, yun, para malaman din namin po. Sabi mo, sir, parang ano yun, milligrams ng probiotics, parang ganon. So, ang ano niya, parang milligrams mg. CFU, colony forming unit. Tapos, kung ilang milyong, usually 7 million yan eh, pag probiotics kasi. So, ayan, no, ito billion, no? 1 billion CFU. So para siyang 1 billion milligrams kung vitamin C siya. Parang ganoon lang ah. Pero kasi 'di ba sa mikrobyo, marami yan ang usapan eh. Kaya ang dami nating COVID eh. So ngayon, kaya 1 billion colony forming unit. Yung sabihin, 1 billion probiotics sa laman nito. Sana. Opo. Thank you. Satisfied po. Oh, sir. Okay. Capsule, ano, doktora, per capsule. Ay, ano, sir po? Bali, per capsule po yun, yung 1 billion C. Oh, per capsule. Okay, thank you. Kasi, oo, okay, kasi nandito. From... Per capsule, yes, siguro. Go ahead. Okay, we have another question. From Mayin Ilagan, is it okay to take Sanofi and our S77 probiotics sabay or dapat po ba may time interval? Actually, ang ano ko sa ano, vitamin C, iinumin mo siya ng walang pagkain.
2 hours before and 2 hours after, or 2 hours after. Yung S77, wala naman siyang sinasabi, pero ang ideal si yon. Aha, okay, nawala si Doc, nawala si Doc. Okay, so antay lang po natin bumalik ulit si Doc Cecil. Coach Vinci, nandiyan pa po ba kayo at nakikipag-celebrate sa Daddy, Daddy Vinci? Opo, nawala po ulit si Doc. Ma'am Ces, naka-ready na po ba yung ating parable? Sir, okay na po. Share screen ko na po. Wait lang po. Antay lang po natin bumalik muna si Doc. If never tumagal, siguro we need to raffle na para ma-accommodate lang yung ano. Sige po, ni Doc. Okay, so kung may mga katanungan pa po, maybe pag bumalik pa po si Doc, ma-i-cater pa rin po, ma-accommodate pa rin po yung mga katanungan. Dito sa FB Live ay may katanungan si Ma'am Sheila Tuplano. Wait lang po natin, Ma'am Sheila, makabalik si Doc. Sir Troy, di ba humina yung immune system yung nakaraan? Nakatulong din ba yung sanusi sa inyo para nang sa ganun ay iba? Yes, oo. Bali, ang nag-recommend sa akin si Ma'am Dada, 3 times a day ang inom ko ng sanusi, mangosteen, S77 probiotics. So, yun po. I think bigal po yung anong pinagawa sa akin. And then, uminom lang po ako ng lemon tsaka ng pinakuluang luya. Ayan. And then, nagsuob din po ako kasi mas gumiginhawa pakiramdam ko kapag pinagpapawisan ako. Ayan po. Thank you, sir, sa info. Yes, oo. Kasi ang hirap po talaga magkasakit. Ang hirap. Pero sir, hindi ka naman na-diagnose. Ay, hindi I mean, naman. Ano? Opo, hindi naman po na-diagnose kasi po based on the balita eh. Kasi pag nagpa-check up ka daw, mas lalala pa daw. Hindi, kukunin ka ng barangay pag positive ka. Opo, opo, Doc. Kaya ano po ako humingi na lang po ako ng advice kay Ma'am Dada. Ayun, sinunod ko naman. Thank you Lord at gumaling naman po ang inyong lingkod. Nag-ano rin po ako oximeter, Doc? Oh. Bumaba opo, pa. Para opo, para malaman ko po yung oxygen level and at the same time yung kung ano daw yun, meron din sa ilalim noon, hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon eh. Pero anong tawag dito? Anong oxygen level mo? Ano po? 97. Abnormal yun. 98 ang normal. Sabi naman nga po eh. Kulang po ng isa, kaya 98 po eh. Doko! Ayoko maging abnormal. Diba? Ay sir, itong ano, vitamin C, sanusi. Yes, mo, kasi, but... Diba sir, meron sinasinabing sa COVID na sinasabi sila long haul. Diba? Yes. Kasi may pagkatapos na nasakit nila, tapos na yung sakit nila, mm-hmm. Hirap pa rin sila huminga. Ayan ang buwan, yung papasok ang ating ano, ang ating tawag dito, Dr. Vitamin C or glutathione. Mm-hmm. Kasi dyan yung sinasabi ko na importante yung health ng lungs mo. Importante yung health ng lungs mo para makaiwas ka sa infection or para mabalik yung dating sigla ng baga mo pagkatapos mo magka-COVID. So, anong gagawa nun? Ruta tayo. Galing. Nainom din ako ng Dr. Vita Gluta. Tapos, isa oximeter po, balik po tayo doon. Ano po yung nasa ilalim? Di po ba yung isa 97, 98, nasa ibabaw? Sir, depende kasi sa oximeter. Ano bang ano mo gamit mo? Okay. Nasa baba eh. Oo. Nasa baba. Or respiratory rate? Ayun, tama. Kaya pala sabi nung... Respiratory. Tama po. Ay, teka lang. Parang
resistensya, parang ganun? Pag RR, respiratory rate or ano, parang ganun. Ah, basta okay. Ano lang 'yon. Anong yung value niya hanggang usually hanggang ano lang 'yan eh, 20 parang ganun. 40 parang ganun. Mm. Anyway, sige po. Pag may time po, kunin ko mamaya. Meron pa pong katanungan dito si Ma'am Mayin. Aha. Ay, nasagot na pala. Sa FB Live po tayo. Sa FB Live po, may katanungan si Ma'am Sheila Tuplano. Ang katanungan po niya ay ganire. Ano po ang difference ng ascorbic acid sa sodium ascorbate vitamin C? And ano po advantage at disadvantage ng dalawa sa health natin? Meron po ba? Actually, puro parehong vitamin C yun, sir. Yung sodium ascorbate, calcium ascorbate, okay. Pag pumasok, pag sinintesize ang body, sa body natin yung mga vitamin C, mare, pagkain, kain ka, putas, vitamin C, sinintesize ng body natin yan, may process, tapos ang dulo nun, ascorbic acid. So yun ang na-absorb ng body natin. Ngayon, yung sodium ascorbate, calcium ascorbate, ang tawag natin dyan, buffered. So pag nag-supplement ka ng ascorbic acid, MAPD sa chan, karaniwan. Yung sodium ascorbate, calcium ascorbate, buffered vitamin C ang tawag natin dyan. So ibig sabihin niyan, hindi siya nakaka-MAPD na si Kira. Yun ang meaning. Buffered, ang sodium and calcium ascorbate are buffered vitamin C preparations and as the manufacturer would claim, it does not cause gastric irritation, unlike ascorbic acid. Pero para lang siyang vitamin C. Ayun. So, ang best time na inumin ang Sanusi is before meal. Ano, sir? Best time ng inom ng Sanusi is before meal? Actually, ako sir, iniinom ko siya pag bago matulog. Kasi nga, di ba meron siyang nakaka-calm ng, meron siyang limonin. Yung limonin is brings down the blood pressure. Mm-hmm. Di ba? So iniinom ko siya. Tapos, number two, inaisip ko lang kasi valuable siya sa collagen formation. So ang ginagawa ko, sa gabi ko siya iniinom bago matulog kasi dahil ang collagen formation happens at night. Tapos yung calming effect niya because it brings down the blood pressure. Di ba ang peak ng blood pressure natin minsan madaling araw. So inisip ko, maganda doon siya inumin sa gabi. So ako, iniinom ko siya at night. Ako lang naman yun. Diba? Tsaka once a day lang. With the twice a day ko. Okay. Uh-huh. From Miralyn Navarro, pwede po ba ang Sanusi sa 13 years old? Pwede na, sir. Okay. From Mayin Ilagan, ano po dosage na recommend nyo para sa mga ages 16 to 20 years old? Kung wala naman problema, sir, kasi mga bata naman yan, once a day. Once a day, okay. Kasi for health lang naman eh. Pero kung gusto mo mas maganda, twice a day, pag mas may edad. Pag si sigarilyo, may edad, exposed sa araw, hindi makatulog, hindi kulang sa tulog, may iniinom na ibang gamot. Ayan. Twice a day. Okay, Doc. May question po si Ma'am Veronica. Ang question po niya, my question po ako, sorry, out of topic. About Garcinia Cambogia. Pwede na po bang mag-take ang babaeng nakunan 2 weeks ago? Pwede na po. Clinic ko lahat dun sa ano. Ito pa, meron pa rito. 1, 2, so you need... Ayan. Sir, ano daw, pwede na daw bang kuminom ng Garcinia ang... Ang nakunan 2 weeks ago, ang babaeng nakunan 2 weeks ago. Oo, sir. Okay. Ayun, Ma'am Veronica, pwede po daw. Pwede na. Ayun, aha.
So, explore ko lang po sa FB Live. Baka may mga katanungan pa po sila. Watching from work, Makati, from Bong Echon. Okay. Ayan, okay. So, si Ma'am Sheila, may katanungan po, Doc. Pwede po bang mag-take ng Stanocin kung mababa ang creatinine? At pwede po ba pagsabayin i-take ang chondroitin at Stanocin? Ang mababa ang creatinine, actually, di ba sabi nga natin kanina, ang mga may chronic kidney disease, maganda mag-Stanocin. Mm-hmm. Kasi nga, ang nadideplete sila ng nutrients pagka sila ay nagda-dialysis. Tapos, ang mga may chronic kidney disease, walang gana kumain yan eh. Hindi masyad nagkakain. Mm-hmm. So maganda silang mag-replace ng Dr. Vita Sanusi. Ayun. Kasi number, bakit maganda ang Sanusi? Kasi hindi siya calcium ascorbate. So it does not accumulate na calcium in the kidneys. Diba? Mm-hmm. Pagka ang problema sa calcium ascorbate, ay nag-accumulate yung calcium sa kidneys, so nagkaroon ng kidney stones. E may renal failure na yan. So hindi magandang bigay. Itong Dr. Vita Sanusi pwede. Kasi yeah, hindi naman siya sodium ascorbate. Yun. Mm-hmm. Tapos, sa chondroitin at Sanusi, yes, pwede. Dr. Vita chondroitin at Sanusi, pwede. Okay. Yun. So, pwede pagsabayin ang chondroitin at Sanusi? Pwede. Okay, pwede. Okay, and then from Marilyn Ferrer. Di po ba yung Dr. Vita Gluta, may vitamin C na din po kasama? Meron. Okay pa din po ba isabay ang Sanusi? Okay lang. Okay. Hindi ba ang vitamin C pag sobra, nilalabas ng katawan? Pero so ang gawin mo, maga yung isa, gabi yung isa. Para hindi siya mag-sob. Parang ilabas lang. Kasi every 8 hours ang ihingin. Okay, from Sir Dennis. Out of topic po, Doc. Yung naoperahan ng breast na collagen client ko ay nananakit po ang dibdib pag nagte-take po ng collagen. Ano po opinion nyo doon? Hindi po totoo yun. Kasi walang ganung effect ang collagen. Diba? Mm-hmm. Ang collagen is just skin, tapos ligaments, and diba, tendons, hair. Mm-hmm. So, pag nag-replace ka ng collagen, the Dr. Vita Collagen, wala siyang effect na makakaroon ng makakasasakit sa katawan. Mm-hmm. Diba? Yun. Okay. Basta nasa isip lang. Minsan kasi nasa isip lang. Yes, ang tawag doon, psychological, ano lang. Pag may iniinom kang gamot, akala mo. Ayun na, agad, no? Agad ang dahilan. Eh, operado yan. Mas maganda nga mag-collagen yan. Kasi, di ba, maganda ang collagen sa healing. Mm-hmm. At Correct. Tama po. Ayun, so, kung wala na po tayong mga pahabol na katanungan, even sa, teka lang, check ko lang ulit sa FB Live. Baka may humabol. Ayun, may humabol nga po. Okay, may humabol. Ang humabol na katanungan ay dalawa. From Ruel Maglangit. Pwede ba ang Sanusi 12 years old kasi sa battery na labor is for adult only? Okay, din. Nakasulat din for children and lactating mothers, pwede ba? Consult your physician. Yes. So, 12 years old, malaking bulas, okay lang. Diba? Okay. Marami mo siya hindi dyan na masama sa katawan eh. Actually. Okay. Saka vitamin C naman. Vitamin C dito is 100 milligrams. It cannot be dangerous for children. Kasi pwedeng hindi siya masama sa bata. Na 11 years old, na 12 years old, 100 milligrams. Vitamin C nga hindi masama sa katawan eh. For starters. Vitamin C, acerola cherry, tsaka ano ba yun? Limonin. Lahat yan, hindi nakakasama sa katawan. Fiber salt, hindi rin masama sa katawan, hindi masama sa bata. Ano ba yun? Lactobacillus fermentum, hindi rin. Diba? Maganda nga sa katawan kasi probiotics yun eh. So yun. This is my...
Doc, meron din naman po tayong pambata for kung gusto niyo po ng mga pambata, meron po tayong Dr. Vita vitamin C for kids. Meron po tayong ganyan. Okay. Ano pa bang katanungan? Doc, from Veronica uli po. Doc, ano pong product natin ang pwede po? Ulit. Doc, ano pong product natin ang pwede po sa nagda-dialysis? Ako ha, tatanungin ha. Opo. Ang maganda sa nagda-dialysis siguro yung mangosteen. Mangosteen, ayun. Oh, kasi ang value nun is ang magda-dialysis kasi nanghihina tapos nagde-deteriorate ng katawan, di ba? Mm-hmm. Ang mangosteen will help support the health of the body entirely. Iba sabi ko noon sabi ko, naman ang bago sa Dr. Vita mangosteen. Yung pala marami. Malayo ang pinag-iba niya sa mangosteen na sikat na marana medyo popular. Actually, dapat mapalitan yun. Mayan ang maipasok sa popularity. Kasi marami siyang value. From Mayin Ilagan, in other words, safe is a buy sanity kahit anong product po? Pwede naman, sir. Oo. Okay. Basta pa lang naman ihalo ang gamot. Kahit anong mga no. Pagka ang gamot, pare, gamot na pampadipis. Tapos iinom ka ng gamot na pare, iinom ka ng lemon balm. Pare, lemon balm kasi calming, pampababa ng ano. So lemon balm, gamot na pampadepress, pabagsak lalo ang emotion mo. Diba? So magiging very depressed ka na. Parang ganon. So doon masama pag sabay-sabay ng gamot, pag nakukompound yung effects. So kunwari, collagen, aspirin. Ang collagen, parang aspirin ang epekto niyan. Tapos na-aspirin ka, so magiging bleeding ka. Parang ganon. So pagkain, ang epekto ng gamot na iniinom mo, nagpo-potentiate o pinapotentiate niya yung effect, masama ipagsabay. Parang ganon. Kasi so sobra ang epekto niya. So yung therapeutic level o yung level na gusto mong para gumaling lang, madadagdagan. Baka yung epekto bumaliktad o dumala. Parang ganon. O sumama. So, yan. Ang pangalawa is kung nadi-deactivate. So, for example, minum ka ng vitamin C. Tapos, nadi-deactivate siya ng... Teka, huwag yun. Mare, minum ako ng aspirin. Kasi kailangan ko sa puso ko. Pero minum ako ng tranexamic acid. E di, yung epekto ng tranexamic at aspirin, pinag-aaway ko. Ano awal ng epekto ng aspirin? So, hindi siya i-epekto para gamutin yung gusto kong yung sakit ko. So doon siya hindi pwedeng pagsabayin. So ito kasi Dr. Vita does not deactivate other products or other medicines. Hindi siya nakaka-cause ng ganun. So okay lang siya. Okay. 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 Okay, so meron pa pong pahabol sa FB Live from Lorna Abaya. Ilan po dapat ang inom ng Sanusi, I think, sa isang araw to? Then, may follow-up question po siya. Dapat po ba wala pang kinakain sa umaga? Ang kasi, ang iba pong pasyente, other individuals kasi, ibang tao po kasi, sensitive, di ba, sa vitamin C, humahabdi at chan. Mm-hmm. So, oo. So, inom kayo, pwede nyo inumin mga 1 hour, 2 hours after. Para hindi mo tumakbi yung chan nyo. Okay. Iba kasi sensitive talaga eh. Dahil sa probiotics, ang probiotics mas maganda, di ba, empty stomach. Diba? So, yes, yun. Empty stomach. So, mas maganda nga empty. Pero kung sensitive ka, dahil yung acidic ka, ganyan, pwede rin yung type thing. Kumain ka tapos mga 1 hour after or 2 hours. Okay. Yun. At ganon pala yun, sabi ni Sir Leo. And from Mayin Ilagan, salamat po, Doc! And sa FB Live po, wala nang katanungan. Oh, ha? We have 302 shares.
Coach Vince, pasok? Pasok. Ayun, may pahabol pa po si Sir Rolando Cambia. Sir Rolando, ha? Okay, pero di ba pwede sa acidic ang sanosin? Pwede po. Inumin niyo na lang after meal. Huwag niyo inumin before. Hey, may tumatawag. Dok, may kabaligtaran ba ang acidic? Yung masyadong basic alkaline yung tiyan mo. May ganun ba? Usually wala, sir. Bakit kaya wala, no? Tinanong yung doktor, bakit wala, dok? Dapat meron eh. Sir, kasi yung cells ng stomach natin produces hydrochloric acid. Pero totoo ba, dok? Yung sinasabi na yung likelihood na maging basic siya is removed. Kahit pa, minum ka ng pang neutralize niya lagi. Diba? Totoo ba yung dok na mas nagtatrive ang mga cancer cells sa acidic environment sa tiyan? Napatunayan ba yun? Dahil siguro, sir, sa inflammatory effect niya. Ang ganda na tanong. Grabe, ah. Diba? Ayun, Doc, may pahabol ng katanungan si Mark Joseph. Huwag mo na tawagin na pahabol. Sunod-sunod yan bago mag-closing. Siguro mga 100 pahabol yan. Paano po maiiwasan ang pagiging acidic? Paano maiwasan ang pagiging acidic? Yes, yun ang katanungan niya. Number one, hindi ko papagutom. Yun! Kasi pag nagpagutom ka, tataas ang levels ng acidity ng tiyan mo. Yun ang usually. Kaya kung natapos, inyo-neutralize mo ng, di ba, ng, bibigyan mo ng H2 blockers, ng mga gamot, di ba, para maiwasan ang overproduction ng acid ng stomach. Tapos okay, bibigyan mo ng parang mga alam mo yung Maalox, Premilex, mga ganon, mga antacids, mga anti-acid. Pero naturally, yung kasi yan mga gamot yan naturally, pwede iwasan mong magpagutom. Pero mayroong iba kasi may GERD. Kasi ang acid din naman kahit stress. So, iwasan mo rin ng stress. Diba? Paano okay. Prodok na i-stress siya dahil acidic siya? Kasi ang acidity, sir, umiikot eh. Umiikot lang, Dok. Na-i-stress ako kasi acidic ako tapos nadadagdagan. Dok, yung Maalox ba? Before or after siya? Parang pag napipil mo... Pa? 30 minutes after meals. After meal. Saan po ba siya? After 30 minutes. Preventive po ba siya? Ako po kasi nagmamalox eh. Paano inumo, sir? Pag sumakit pag nag-hyperacidity na ako. Kasi po pag nag-hyperacidity ako, nagbabamit po ako eh. Grabe. Parang girl. Mm-hmm. Opo. Minsan boy. Girl, minsan boy. De joke lang. Good po. Pero sir, diba 1 hour? Nagka-gastritis nga po ako before nung ka-high school. Coach Binge! Apo. Sobrang angal, sir. Coach Binge! Apo. Kapag nabawasan po ng isang stress, ilan na lang po? Dalawa. Nakikinig si Doktora yung joke natin. Para tayo showtime eh. No? Parang ganyan yung mga Ayun, from Lieutenant Peralta, Doktora! May client ako, breast mass ang problem. Okay ba itong mangosteen? Actually, kasi po, breast mass, hindi naman, actually, mangosteen po might not improve the breast mass. But it may prevent it from co-developing into cancer. Yun lang. Hindi siya maaalis. Hindi siya piliit. Pero maaaring mapigilan maging cancer. Yan ang magagawa ng mangosteen. Mayroon pong tanong dito galing kay Troy Allen Magpantay. Anong po yung raffle? Ma'am sis, pakiayos na daw. Baka daw magkalimutan eh. By the way, thank you po sa ating chairman. Kasi nakikita niyo yung pagmamahal ng chairman sa mga distributor.
Ngayon lang yata nangyari na nagpa-raffle. Pag nadi-disconnect si Doc, next week po ma-disconnect ulit kayo para may raffle. Joke lang. Kasi prior dun, umpisa pa lang ng training. Opo. Pero Doc, okay lang, paalam lang po ako. Pag halimbawa, wala kayong slides, wala naputol kayo, ayun po, para at least hindi masabi agad sa inyo. Hindi narinig magsalita. Alam mo yun. Dapat na nagsasalita kayo para narinig kung may kausap pa ba ako. Diyos ko, natapos yung presentation. Thank you, Doc. Ma'am Ces, ano po? Andyan pa po ba kayo? Iko-co-host ko po kayo. Pwede nyo i-reclaim yung host para sa... Yes po, sir. Ayan. Ready na ba ang ruleta ng kayamanan? Yes po, sir. Apo. Ayan. Sige po. Banata na natin. Okay po. Share screen ka na, ma'am. Tapos pakita daw yung mukha. Ayan. Sino kaya ang mananalo ng Chantal account? Yes, madam. Ayan ang ating first winner. Again, pag natanggap niyo po, please paki-picturean at paki-tag ang page ng Chantal. Jen. Si Ma'am Jen Canoza. Oh, yeah. Next natin. Ayan. Sino kaya ang next natin? Si Ma'am Maribel Baltasar. Congratulations. Ilan po ito, sir? 36. Hindi, joke lang. 15 lang. 15 po. Sige po, sir. Yes. Yung mga kamag-anak ko, pinagsend ko din eh. Sana manalo sila. Judy Chiquita, congratulations! Yes! Magbalid-balid ta, kauban, si DJ Eric May. Oy, congratulations! The Coffee Man, bong kita mo kami. Sir Troy, thank you sa pagsalo kanina. You're the best talaga. At ang nanalo na pangalawa ay si Jelly Harin. Magbalid-balid ta, kauban, si DJ Eric May. Okay, Erwin Lug. So... Okay, pampito. Si Ryan Escasidos. Okay, kaayo. Ang walo. Magbalid-balid ta, kauban, si DJ Eric May. Kay Maya Berato. Sa mga mananalo po, paki-message po ang page mismo ng Chantal Main Office para po sa inyong panalo. Ilalagay niyo lang po yung complete address, cellphone number, favorite na artista. Lucena Valliacer. Okay, pang sampu na. Sana all. Ay, grabe ka, power. Sana all. Lalagyan ko tanong remix, sir Troy. Ay, pag nagka-message ako, nagka-time ako. Ay, sana all.
Vicky Aquino, congratulations sa iyo. Sir Arnold, titig na titig, oh. Sana manalo daw siya, oh. Thank you. Thank you. Congratulations, Mavi de la Cruz. Okay, pang labing dalawa. Okay. Kay Ma'am Dulliete. Kay Larry. Parang lagi rin nanalo. Ilan pa, Sir Troy? Pang 13 na. Hindi pa rin nanalo. Anpe Gondero, congratulations. Pang 14. Yan, si Ma'am Tuliete. Congratulations. Thank you daw po, Chairman. Miss Joanna Bayet! Malungkot na yung voice. And last, but not the least. Nanalo po kayo ng tag-iisang kapsul. Jerlyn. Gonzales. Okay. Congratulations. Comment lang po lahat ng nanalo doon sa ating page. Ayan, bigla nag-leave na yung iba, oh. Congratulations po sa lahat po ng 15 lucky winners of Dr. Vita Sanusi. And thank you very much po kay Doktora Cecilia. Ang dami po naming natutunan, Dok. Sana po wag po kayo magsasawa. Salamat, Dok. Congratulations din sa kapatid ko, Maribel Baltasar, na nalo siya. Salamat, Dok. Ay, ibang channel pala yun. Ibang channel yun. Thank you po at salamat po sa lahat ng kasama natin ngayong araw. Thank you po in behalf of Chantal Management kasama ng aking co-host po si Sir Troy Montero Magpantay. God bless po at ingat, stay healthy at party-party na po tayo. Thank you po. God bless po sa mga nalo.